Ang oras, 4:05 ng umaga. Umaga na! Bango na! Narito na ang mga todo-todong pagbabalita. Todo-todong pagseserbisyo publiko. Balita! Mga ulat na masusing kinalap ng mga DWIZ Patrol Reporter, Provincial Correspondent, at Metro Patrol Volunteer. Sigurado at nangungusap ng mga balitang sinulat ng mga dekalibreng DWIZ News Writers. Balita! Napapakinggan sa buong bansa at sa buong mundo gamit ang makabagong radyo. Balita! Mula sa DWIZ News Center Manila, narito ang mga maghahatid na mga balitang todo lakas. Balita! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Thursday, April 28, 2022. Huling Thursday po yan sa buwan ng Abril. At napakabilis talaga ng araw, partner. Ilang araw na lang ba bago ang eleksyon? At syempre, partner, 11 days na lang bago mag-eleksyon. Yan, wag po nating kalimutang bumoto. At kami nga po palang inyong magiging tagapagbalita ngayong araw. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman po si Haya Ludivico. Balita, todong lakas. Narito na ang headlines para sa balitang todong lakas. Balita, todong lakas. Department of Health nakapagtala ng 195 bagong kaso ng COVID-19. Unang kaso ng COVID-19 sa variant na BA2.12 na diskubre sa Baguio City. Vaccination days aarangkada na ngayong araw. Sakay ng MRT3, pinalawig ng Department of Transportation. Matauhan ng Manila Police District, pinangunahan ng local absentee voting. Mahigit 100,000 campaign materials, binaklas ng DENR. Pangulong Rodrigo Duterte, aminadong nagkamali hinggil sa pangakong tatapusin ang ilegal na droga sa loob lamang ng 3 hanggang 6 na buwan. Alkalde sa Maguindanao, nag-alok ng pabuya sa makapagtuturo sa suspect ng pambobomba sa isang bus na ikinasugat ng 5 individual. Sa ibang dagat, Russia itinigil na ang pagsusupply ng gas sa Poland at Bulgaria. At sa ating sports news, Dallas Mavericks wagi kontra Utah Jazz sa NBA playoffs. Marco Gumabaw kinabahan sa pag-host sa preliminary competition ng Miss Universe 2022. Balita! Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw. Asahan pa rin na magiging maulap ang panahon sa bahagi ng Bicol Region at Palawan na may mataas na chance ang pag-ulan bunsod ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Magiging maaliwalas ang nalalawing bahagi ng Luzon pero may kainitan sa tanghali at may mataas ang chance na panandali ang pagbuhos ng ulan sa hapon o sa gabi dahil naman sa easterlies. Dahil pa rin sa ITCZ at Low Pressure Area o LPA, asahan pa rin na makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa buong bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa kabila nito, pinag-iingat pa rin ng pag-asa ang mga residenteng nakatira sa may mga mababang lugar hinggil sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay maglalaro sa 25 hanggang 33 degrees Celsius, habang sisikat naman ang haring araw mamayang 5:35 ng umaga at lulubog naman ito mamayang 6:12 ng hapon. Nakapagtala ang Department of Health o DOH kahapon ng 195 na panibagong kaso ng COVID-19. Mayroon ng 3,685,029 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa kabila nito, 10,576 na lamang ang aktibong kaso ng COVID-19, habang aabot naman sa 3,614,238 ang kabuuang bilang ng mga nakarecover sa sakit, habang umakyat naman sa 60,215 ang bilang ng mga nasawi. Samantala, nanguna pa rin ang National Capital Region sa mga rehiyon na nakapagtala ng pinakamataas na bagong kaso ng COVID-19 sa nakalipas na 2 linggo na mayroong 1,045. Sinunda naman ito ng Region 4A o Calabarzon na mayroong 420 na cases at Region 3 o Central Luzon na mayroong namang 254. Nagpositibo sa COVID-19 sa variant na BA2.12 ang isang banyagang bumisita sa lungsod ng Baguio.
Ang BA2.12 ay ang kaparehong mutation ng Omicron variant na mabilis kumalat sa USA at South Korea. Ayon sa Department of Health Cordillera Administrative Region o DOHCAR, isang 52-anyos na babae galing Finland ang na-discovering positibo sa nasabing sub-variant. Samantala, binigyang diin naman ng DOHCAR na wala namang nahawa sa nasabing mutated virus. Kaugnay na balita, hindi pa itinuturing na variant of interest o concern ng World Health Organization ang bagong Omicron sub-variant na BA2.12 na na-detect sa Baguio City. Sa preliminary data ng Department of Health, ang mutations ng bagong Omicron sub-lineage ay mas nakakahawa. Gayunman, wala pang ebidensyang nagdudulot ng mas maraming sakit o mas malalang epekto ang mga sub-lineage ng Omicron. Kahapon, kinumpirma ng DOH na isang 52-anyos na babaeng taga-Finland ang unang kaso ng BA2.12 sa bansa. Dumating sa Pilipinas ang naturang taga-Finland noong Abril 2 at hindi sumailalim sa isolation sa quarantine facility dahil asymptomatic at fully vaccinated ito. Nagtungo ang naturang dayuhan sa isang universidad sa Quezon City at Baguio City upang magsagawa ng seminars at 9 matapos dumating ng bansa ay nakaranas ito ng mild symptoms tulad ng headache at sore throat. Nagsagawa naman ng contact tracing matapos magpositibo ang babae at 9 asymptomatic close contacts ang natukoy kabilang ang 2 ang nag-test ng naturang sakit na nag-negatibo naman sa COVID-19. Abril 21 nang bumalik ang taga-Finland matapos ang 7 na isolation. Samantala, sisimulan na ngayong araw, Abril 28, ng Department of Health o DOH, ang Chikiting Vaccination Days kasabay ng pagdiriwang ng World Immunization Week. Magtutulungan ng Department of Health, World Health Organization at United Nations Children's Fund o UNICEF sa paglulunsad ng naturang programa kung saan layunin nitong mahikayat ang mga magulang na kumpletuhin ang bakuna ng kanilang mga anak. Kabilang sa mga dapat na makumpleto ng kanilang mga anak ay ang mga bakuna kontra polio, measles, hepatitis B, pneumonia at iba pang vaccine preventable diseases. Ayon sa DOH, target na mabakunahan ang nasa 1 milyong mga bagong panganak na sanggol hanggang 1 taong gulang sa isasagawang malawakang pagbabakuna tuwing huling linggo ng buwan ng Mayo hanggang Hunyo. Target din na mabakunahan ang mahigit kalahating milyong batang may edad na 13 buwan hanggang 2 taon. Sisimulan ang Chikiting Vaccination Days sa May 26 at 27 at sa June 23 at 24. Samantala, hinimok din ng DOH na magpabakuna na ang adult population kabilang na ang mga buntis at immunocompromised. Inilala na ng Pilipinas ang National COVID-19 Vaccination Certificate ng Holy See sa Vatican. Ito ay matapos aprubahan ng Interagency Task Force o IATF ang Vatican's Proof of Vaccination para sa Arrival Quarantine Protocols at Interzonal at Intrazonal Movement. Ayon na sa IATF, mayroong 77 bansa, teritoryo at jurisdiction na may aprobadong mga sertipiko ng national vaccination hanggang sa kasalukuyan. Samantala, inirekomenda na ng Department of Environment and Natural Resources ang pagkakaroon ng integrated QR code system upang makontrol ang bilang ng mga turistang bumibisita sa isla ng Boracay sa Malay-Aklan. Ito'y makaraang lumampas sa carrying capacity ang mga turistang dumagsa sa isla noong Semana Santa o umabot sa 21,011 noong April 14 at 22,278 noong April 15 kumpara sa kapasidad na mahigit 19,000 lamang. Kinukumbinsi naman ng DENR ang Departments of Tourism, Interior and Local Government at mga lokal na pamahalaan ng Aklan na magkaroon ng real-time monitoring system upang malaman ang bilang ng mga turistang mabibigyan ng QR code sa partikular na petsa.
Ayon kay DENR Undersecretary for Policy Planning and International Affairs Attorney Jonas Leones, inirerekomenda rin ng ahensya ang pagsusuray ng data ng airline at shipping passengers maging ng mga hotel accommodation upang maiwasan ang overbooking. Inatasan din ng Ecosystems Research and Development Bureau ng DENR na pag-aralan ang posibilidad na dagdagan ang carrying capacity sa isla. Gayunman, anuman anya ang mabubuong polisiya, ay dapat nakabatay pa rin sa siyensya. Nang mahigit 2 piso ang presyo ng bigas dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Bantay Bigas spokesperson Cathy Stavillo, nasa 50 piso kada bag ang price increase sa bigas nang magsimula ang bugso sa serya ng oil price hike. Sinabi ni Stavillo na tumataas ang kada bag ng bigas dahil sa dagdag pasahe sa pampublikong transportasyon na ginagamit sa pagdi-deliver ng mga bigas. Paliwanag ni Stavillo na apektuhan din umano ang presyo ng nabanggit na produkto dahil sa talamak na smuggling ng mga produktong agrikultura maging ang importasyon ng mga bigas. Mula sa dating 38 pisong kada kilo ng bigas ay tumaas na ito sa 40 piso kada kilo. Sa oras na 4:16 ng umaga, magbabalik po ang balitang todong lakas. Sa oras na 4:18 ng umaga, nagbabalik po ang balitang todong lakas. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman po si Haya Ludivico. Samantala, tanggap muna tayo ng mga ulat mula sa ating IZ Patrol Reporters. DWIZ Patrol Report. Alamin natin ang balitang ihahatid ni Patrol Chief Bert Mozzo. Suportado ng Presidential Task Force on Media Security ang ginawahakbang ng Office of the Solicitor General na humirit sa katastasang hukuman na bawiin ito ang kanilang initial temporary restraining order noong March 23, taong kasalukuyan na pumipigil naman sa Regional Trial Court ng Puerto Princesa City sa Palawan na maipatupad ang arrest warrant laban kay dating Palawan Governor Joel Reyes sa kaso ng pagpatay sa broadcast environmentalist na si Doc Jerry Ortega. Nauna dito ay inihay ng OSG ang kanilang 62 pahinang komento sa katastasang hukuman kung saan humihirit na maibasura ang petition for review na inihay naman ni Reyes sa High Court. Ayon kay Presidential Task Force on Media Security Executive Director Joel Ego, nabuo ang tiwala at kumpiyansa niya sa OSG bilang miyembro ng ahensya ng Presidential Task Force on Media Security na mapanagot ang may sala sa pagpatay kay Doc Jerry Ortega. Matatandang si Ortega ay binaril noong Enero 24, 2011 sa Puerto Princesa City sa Palawan matapos ang kanyang programa sa radyo na Ramatak na bumabatikos naman kay Reyes kaugnay sa pagkasira ng kapaligiran sa Palawan kung saan ay naaresto nga ang gunman na si Marlon Ricamata noong February 2011 at inamin ang pagpatay kay Ortega. Ito sa Patrol 3, Bert Mozzo nag-uulat sa Empilo Metodo Lakas, DWIZ. Maraming salamat Patrol 3, Bert Mozzo. At alamin naman natin ang iuulat ni Patrol 11 at Tina Nolasco. Ikinatuwangan ni Deputy Speaker at Valenzuela First District Representative Wes Gatchalian ang tuluyang pagkasabatas sa panukalang Vintage Vehicle Regulation Act. Sa ilalim ng naturang batas, poprotektahan, aayusin, ipepreserba at ipakikilala ng gobyerno bilang isang bahagi ng kasaysayan ng bansa at kultura ang mga lumang sasakyan, kung saan layunin itong mapataasin ang mga oportunidad sa ekonomiya, makapangikayat ng turismo sa pamamagitan ng automobile tours, vintage vehicle o car museums, exhibits, vintage motorsports at iba pa. Makatutulong rin niya ito para sa mga maliliit na industriya na makilahok sa mga dayuhang merkado para sa pagpapanumbalik at pagkukumpuni ng mga lumang sasakyan, gayon din sa paggawa ng mga spare at replacement parts. Ayon kay Gatchalian, isaan niya itong patotoo sa talino, kasanayan at pagiging masining ng mga mekaniko ng mga lumang sasakyan, gayon din ang dedikasyon at passion ng mga may-ari nito.
Patrol 11, Tina Rolasco nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Balita, balita, todong lakas! Maraming salamat Patrol 11, Tina Nolasco, sa iba pa nating mga balita. Pinalawig ng Department of Transportation o DOTR hanggang Mayo at 30 ang alok na libreng sakay sa Metro Rail Transit Line 3 o MRT3. Nabatid na nakatakda sanang magtapos sa Abril at 30 ang naturang programa na simula noong March 28, 2022. Layunin nito na makatulong sa publiko dahil sa patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo at mga pangunahing bilihin. Sa ngayon umabot na sa kabuuang 7,227,434 na pasahero ang naserbisyohan na ng libreng sakay sa MRT3 mula nang inunsad ang nasabing programa. Inihayag ni Pangasinan Governor Amado Espino III na haharangin ng mga otoridad ang mga manok at poultry products na ipapasok sa lalawigan mula sa Region 2. Ito ay bilang pag-iingat laban sa avian flu virus o bird flu makaraang tumama sa isang lugar sa Isabela. At matatanda ang 200 mga manok ang namatay dahil sa naturang sakit sa nabanggit na lugar. Dahil dito, mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang bahagi ng TP-LEX o Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway at lahat ng kalsada na posibleng gamiting entry points mula sa nabanggit na rehiyon. Sa iba pang mga balita, inihayag ni Attorney Ariel Inton, Pangulo ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, na maraming beses na nilang pinuna ang hakbang ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB hinggil sa Window Hours Scheme. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Inton na noon pa at hindi na bago ang Window Hours Scheme kung saan matagal nang gusto ng Metro Manila Development Authority o MMDA na hindi na makapasok sa Metro Manila ang mga provincial bus. Ang gagaling ng south, lalo na yung Bicol. So, nung panahon na yon, ang MMDA, hindi pinapasok yun. Nagprotesta po at nag-saad ng kanilang damdamin against the policy ang mga legislator, mga congressmen ng Bicol Region at pati mga local officials. Paliwanag pa ni Inton na ang pagkakaiba ng window hours na pinag-uusapan ay inilagay sa desisyon sa rationalization ng provincial bus routes. Para hindi katulad ngayon, if I am not mistaken, ang ay kasunduan lang parang gentleman's agreement. Hindi po pwede yun. Napaka-importante yung polisiya. Hindi pwedeng ganyan lang. Dapat pinag-aaralan at kinukonsulta ang mga stakeholders. Yan po ang tinig ni Attorney Ariel Inton, Pangulo ng Lawyers for Commuter Safety and Protection sa panayam ng DWIZ. Balita, balita, torong lakas! Inalampag na ni Senator Grace po si Transportation Secretary Arthur Tugade at ang mga bus operator upang solusyonan na ang kalbaryo ng mga commuter na apektado ng window hour scheme. Ayon kay po at chairperson ng Senate Committee on Public Services, hindi dapat magpakahirap ang mga biyahero sa kawalan ng masasakyan at mahabang pila. Sa halip ay dapat anyang mapaglingkuran ang mga pasaherong papasok o palabas ng mga probinsya sa kapos o nakapos sa panggastos at walang lugar matutuluyan sa Metro Manila. Pinatitiyak din ng Senadora kay Arthur Tugade ang kaginhawaan ng mga pasahero na naglalakas loob pumila sa mahabang oras. Una na nga sinisi ng LTFRB at MMDA sa mga bus operators ang kalituhan na sa window hour scheme na nagsisimula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng kinaumagahan. Sa mga nabanggit na oras lamang, maaaring gamitin ng mga provincial bus ang kanilang mga terminal sa Metro Manila.
Samantala, pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang inaugurasyon ng Cebu Cordova Link Expressway o CC-Lex. Nagpabot ang pagbati si Pangulong Duterte sa Metro Pacific Tollways Corporation, Cebu Cordova Link Expressway Corporation at mga local government ng Cebu City at Cordova sa pagtatapos ng konstruksyon ng naturang proyekto. Ang CC-Lex ay 8.5 kilometer toll bridge na nagdurugtong sa Cebu City sa bayan ng Cordova sa Mactan Island at nagkakahalaga ng 30 billion pesos. Ito na sa ngayon ang pinakamahabang tulay sa bansa na ipinatayo upang masolusyonan ang masikip na daloy ng trapiko sa Metro Cebu. The state-of-the-art infrastructure will provide a solution to the perennial traffic issues of Metro Cebu. I am hopeful that this shall likewise result in an increase in economic productivity in the province and the rest of the Visayas through safer, faster, and more convenient means of transporting goods as well as people. Yan po ang tinig ni Pangulong Rodrigo Duterte. Balita, balita, tong lahat. Sa oras na alas 4:27, magbabalik po ang himpilang may todong lakas ang DWIZ. Balita, balita, tong lahat. Balita, balita, tong lahat. Oras na 4:35 ng umaga, nagbabalik po ang balita, ang todong lakas. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman po si Haya Ludivico. Partner, saan pa nga ba tayo mapapakinggan at mapapanood ng ating mga viewers? At syempre partner, habang nakikinig ang ating mga katodos ngayon sa radyo at iba pang social media site, mamaya ay bisitahin niyo naman ang aming website na www.dwiz82am.com, sa aming Facebook at YouTube account na DWIZ82, o sa aming TikTok na DWIZ News. Yan. At sa bayan din po tayong napapakinggan sa lahat ng Aliyo Broadcasting Corporation Provincial Radio Stations nationwide sa Davao, Iloilo, Dagupan, Cagayan de Oro, General Santos, Naga, Legazpi, Palawan at Tacloban. At partner, diretso na natin to. Batiin na natin yung ating mga supporters dyan sa ating Facebook page. Eto partner, unahin muna natin si Lola Corazon Mayuga. Magandang umaga, Lola. And good morning, good morning po. May paayuda tayo kay Lola eh. Nagbigay ng putot kutsinta sa gift na bigay sa akin ni Lola. Thank you. At good morning sa Europe, dyan sa Sweden, si Eva Einberg-Forsberg. Maray na aga sa Kids Fears, sa ating USA na dyan si Nelson Malinaw, Annette Allegredi, Marcelino Mojica ng Queens, New York, USA, si Miss Ning, Absede De Leon, Aloha, dyan sa Hawaii. Sa ating Canada na dyan si Louis Candelaira, si Fredo Lopez ng Winnipeg, Manitoba, partner. Yan, ingat po kayo dyan ha. At syempre hindi mawala si Retlo Terax o Yangurin Sevilla ng Vancouver, Canada. At si Angel Balagtas, dyan naman sa Saskatchewan, Chuan, Canada. Sa ating Japan, nandiyan naman si Andrea Jong. Miss Andy, maraming salamat sa palaging pakikinig. Si Eric Pineda, Bong Santos. Sa ating Germany, si Rose Stein Alibuyog. Sa Taiwan, nandiyan naman si Johnson Tan, na laging nakikinig habang nagtatrabaho, partner. Sa ating London, nandiyan naman si Mami Virgie Jervies. Si Radsky Taiza, nandiyan din. Ayan, kape-kape na po, ha? At syempre, sa ating Cavite, si Miss Linlin Araneta at si Simeon Nolasco. Si Miss Tizen Biruman ng Orani Bataan, maraming salamat. Ayan. Good morning, good morning. Maupay na aga, Jalon Jailon, si Susan Jeronimo, Angelo Redahar, Michael Angelo Tiu, Sir Mon Kapi-Kapi na, kasama si Tropang Extra Rice. At si Michael Angelo Tiu, partner, na laging nagsishare ng ating live. Oo, lagyan, active sa pagsishare, partner. Si Norly Santos, Ramon Abadillo ng Santa Rosa, Laguna, Hilario Luna Francisco, Jovencia Andres, Ron Ryder, si Aldi Francisco Bobon ng San Andres, Bukid, Maynila. At syempre, ang pamilya Valye, partner, yan. Si Tita Elves Elvira. At maaga ring nagising ang ating co-host partner na si Mara Valye. Yan, mapapan... si Engineer Manuel Valye at si Manu at Mavi, partner. Yan. Boss Jeff, ingat sa biyahe. Laging paalala sa lahat ng motorista na rin. Yan, ingat po kayo lalo't maulan po ngayong umaga. Malamig, ano partner? At Tita Edna Hunya ng Marikina, maraming salamat, pakikinig dyan. Si Marciana Santos, si Mama Lenny, ingat sa trabaho. Si Mama Jeanette, dyan naman sa Middle East. Si Papa Rod at si
Ito si Ma'am Christine Ann at si Sir Maki Bamba. Maraming salamat. Magandang magandang umaga po. At sa ating YouTube viewers naman, partners, syempre, dyan na si Mark Pontalba at Tita Ems. Happy Thursday po. At huwag po natin kalimutang magdala ng payong. At gayon din sa Carmona Boys na si Nakaloy Benitez, Jeff Barakel, Kuya Tats at Justin Nuylan. Kape-kape na po. Sa Santa Rosa Boys na si Sir Dennis Fernando at Tatay Eto, good morning po. Sa JGMI Friends na sina Leo Umangay at Kevin Zerda, isang maulang Thursday po. At kina Catalina Mateson or Matson, good morning po. Kay Lina Sinung from Riyadh, Saudi Arabia, good morning, good morning. Kay Carding Domingo, gandang umaga sa inyong dalawang dilag, sabi niya partner. At kayo din kay Renz Jerome Oligo from Isabela. At kay Roberto Clemente na ating Suki from Kalumpit, Bulacan. Ingat-ingat po kayo dyan ha. At kay Ernesto Berma Jr., good morning daw, sabi niya partner, sa dalawang beauty na gumigising ng umagang umaga para maghatid ng mahalagang balita. Ay, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan sa Toronto, Canada. At kay Zap or ZAP, hello DWIZ daw. Kay Adornado Pareno, yan, good morning, good morning. Ganoon din kay Michael Katibog from Tokyo, Japan. At kay Sai Jen John, yan, good morning from Vancouver, yan. Ito na ang nagkakaping barako, si Vienna Briones. Happy listening Marlon Redulian, maulan daw na ano na umaga. Oo, malamig yan. Miss Mileta Jordan Andres, dyan sa Chavez Carmen Montalbo and Zelfa Orlino. Ayan, good morning daw po sa ating lahat. Uh-huh. At sa oras na 4:40 ng umaga, tanggap muna tayo ng ulat mula sa ating IZ Patrol Reporters. DWIZ Patrol Report. Alamin natin ang balitang ihahatid ni Patrol 13, Gilbert Perdez. Kalabuso, ang dalawang pulis at siyam na ipapatay sa pagkakasangkot sa kasong karnapeng at robbery nasa kote sa barangay Ilog Bulo sa San Miguel, Bulacan. Ang mga suspect na sina Wilfredo Villoga, Lolito Perez, Domingo Enriquez, Rolando Fajardo Jr., Eduardo Paez, Walter Torres at Rodrigo Villamor. Nakumpiska mula sa mga suspek ang ilang baril, ilang granada at sasakyan na tinangayuman doon ng mga suspek mula sa bahay ng dalawang biktima sa Jose Street, Barangay Santo Domingo, sa lungsod ng Quezon noong Abril 21. Sa hiwalay na operasyon, natiklo ang iba pang sangkot daw sa krimen, kabilang ang dalawang miyembro ng Cabio Police Station sa Nueva Ecija na sina Police Corporal Celso Calibuso at Police Corporal Paul John Hipolito at isang Gregorio Rivera. Pinuri naman ni NCRPO Chief Police Major General Felipe Natividad ang mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD o Quezon City Police District sa matagumpay na pagkakadakip sa mga suspek. Kapwa nakakulong na ngayon ang mga ito at nakatakdang sampahan ng kaukulang reklamo. Patrol 13, Gilbert Perdez, nagulat para sa impilang may todong lakas. DWIZ. Balita, todong lakas! Patrol 13 na Gilbert Perdez. At sa oras na alas 4:42, dakuan naman natin ang ulat sa Metro Patrol. Metro Patrol Report! Alamin natin ang ibabalita dyan sa Rizal ni Tata Ray Abella. Tata Ray, good morning. Maraming salamat po, Jenny and Aya, at dito sa lalawigan ng Rizal ay patuloy ang tinatawag nating checkpoint or choke point sa naturang mga bayan. Tatlong bayan ang napuntahan ng Metro Patrol dito. Una ang bayan ng Morong, Baras at Tanay. Hindi naman kaila, sabi natin, hindi naman halos ang magapon nagkakaroon ng natural checkpoint, ang mga natural tempe. Every hour po yan, o every 2 hours, ang ginagawa nilang pagbabantay ng mga natural mga motorista sa mga punay na lansangan. Sa bayan po ng Morong Rizal, ika nga ay binibigyan ng paalala sa mga natural motorista na dali nila ang mga pangailangan ng CR o OR kapagkat tagwala po ang bawat isa sa kailang nadala sa mga motorista ay magkakaroon ng problema at penalty ang kailang dinadalang sasakyan. Gayun din sa bayan ng Baras ano, at bayan ng Tanay
ay patuloy din yan at iyan ang oras ay alas 6 ng umaga at nakatapos po ng umusan alakula na alas 10 ng umaga rin. Sa kabilang banda po naman ay patuloy naman din ang tinatago na 10 up drive activity at suportado ng mga community mobilization project at celebration pa pala itong International Earth Day itong taong ito. Pagkat sa kanilang paglibot ang mga naturang pente patuloy na ang Tanay Rizal sa mga bulabundukin at sa mga ilog na itanga ang kanilang clean up drive o panglinis ay nagpapasalamat sila sa mga naturang mga barabaranggay. Sa pangalan naman kaila, pag sumasapit na ang naturang panahon ng tagulan, ay malaking problema ng mga naturang mga mamayan, lalo na itong malalapit sa mga ilog, sa mga sapa, mga dalampasigyan, at mapa, yung pagbarado ng mga naturang daluyan ng tubig. Gayun pa man, ika nga, karagdagan yung tinatawag natin mga community base, lalo na mga grupo-grupo na tumutulong sa pempe nang sa ganyan nga ay maging mapayapa, maging matiwasay, lalo na ang ating kalinisan sa ating mga nasasakupan. Yan natin news update mula sa Rizal. So, Metro Patrol, Tataray, Aragones, Abellano, Good, siyempre lang may tudulakas, BWIC. Balita, torong lakas! Maraming salamat Metro Patrol Tataray Abella mula dyan sa result. Samantala, dakuan naman natin ang mga ulat sa probinsya. Ronda, probinsya. May balitang ihahatid si Jun Bringula mula dyan sa Bataan. Jun, magandang umaga. Magandang umaga. Ang lalawigan ng Bataan ang isa sa mga napili ng Department of Health para sa pagpatubad ng bagong programa nito. Ito ay ang Pay for Data o para P4D Grants. Ito ay nasa ilalim ng Disease Prevention and Control Bureau ng DPCB ng DOS. Ayon kay Governor Abel Garcia, malaki ang maitutulong ng programang ito sa health information ng bansa at maging sa buong lalawigan ng Bataan. Ayon pa kay Gov. Abel, layunin ng pay for data grants na magkaroon na mas maayos at makabagong paraan ng pagkalap ng datos upang mapigil ang pagdami ng bilang ng mga nagkakasakit. Makakatulong din ang mga datos na ito sa pag-monitor sa kalidad at progreso ng mga tamang serbisyo sa pangangalaga, sa kalusugan at sa mga resulta nito na ibibigay sa mga mamamayan. Mismong si DOS Undersecretary Maria Rosario Berejere ang nagpakalala sa naturang programa na ito ay bumisita sa Bataan. Sa pakikipagpulong ni Yusef Berejere, kinalaki din ang pang-programa, iba pang programa tulad ng The Banker ng Dalawigan. Ang sa pananaw nito si Berejere, ito ay isang magandang ehemplo ng well-ventilated working area na irekomenda ng DOS sa lahat ng mga tanggapan sa buong bansa. Ito ay isang paraan para makaiwas sa COVID-19 at para na rin sa kalusugang pag-isipan ng bawat empleyado. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pakikipag-unawayan ni Governor Abbott sa iba pang ahensya at pamalar at maging sa pribadong sektor upang mapabilis at mapayos at maayos na makarating ang dekalidad at servisyong pagkalusugan sa mga taga-Bataan. Yun ang bringo na gawin sa Implemento Dulas, GWIC. Maraming salamat Kuyang Jun Bringula at alamin naman natin ang ulat dyan sa Bicolan dyan ay ihatid ni Melvin na Machado. Melvin, maray na aga. Maray na aga. Muling nadagdagan ang bilang ng COVID-19 positive dito sa lalawigan ng Camarines Sur. Ayon sa Camarines Sur COVID-19 case report, ang bagong COVID-19 positive mula sa bayan ng Goa, Camarines Sur. Dahil dito, meron ng 22 ang active case sa COVID-19 dito sa lalawigan. Umaabot naman sa 16,333 na ang naka-recover at 630 naman ang binawian ng buhay. Sa ulat kahapon, walang bagong gumaling sa COVID-19. Dahil sa unti-unting pagtaas ang COVID-19 cases sa lalawigan, ay patuloy ang panawagan ng opisyal ng LGU na magpabakuna bilang proteksyon sa naturang sakit. Mula sa Camarines Sur sa Bicolandia, Melvin Machado, nagulat sa impilang may todong lakas, DWIZ. Balita, torong lakas! Maraming salamat Melvin Machado sa iba pa nating mga balita. Tinawag na fake news ng Commission on Elections Region 2 ang ulat na may grupo umanong nagpapashade ng mga balota sa mga botante.
Ayon kay Attorney Jerby Cortez, Assistant Regional Director ng COMELEC Region 2 at Election Officer ng Cagayan City, Isabela, na hinihintay pa nila ang pagdating ng mga official ballot at election paraphernalia sa rehiyon. Lahat ng mga vote counting machine o VCM ay dumating na sa Region 2 at naibigay na sa iba't ibang mga lalawigan sa rehiyon, habang ang mga official ballot ay ipapadala pa lamang sa mga provincial at city treasurer. Nilinaw ni Cortez na wala pang mga balotang na ipamigay sa mga lalawigan at lungsod, kaya't maituturing na fake news ang sinasabing mayroon ng grupong nagpapashade ng mga official ballot. Tiniyak din ng poll official na salyado ang mga official ballot at hindi basta mabubuksa ng sinuman. Inaasahang darating sa Cagayan City ang mga balota isang linggo bago ang May 9 elections. Pinangunahan naman ng mga tauhan ng Manila Police District ang local absentee voting na sinimulan kahapon sa Ermita, Maynila. Ayon kay MPD Director Police Brigadier General Leo Francisco, nasa 114 na mga pulis ang nakatakdang bumoto, pero 74 ang nakaboto na sa 3 na botohan. Sa datos ng Commission on Elections sa COMELEC, nasa 84,357 ang aprobadong local absentee voters. Samantala, aabot sa 114,664 na campaign materials ang pinagbabaklas ng mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ayon kay DENR Secretary Jim Sampulna, karamihan sa binaklas ay mga nakapaskil sa mga puno kung saan pinakamarami ang Region 3, 5 at 9. Base sa Republic Act 3571, ipinagbabawal ang pagputol, pagsira o pananakit sa mga halaman, bulaklak at puno na nasa kalsada, plaza, parke, paaralan at iba pang pampublikong lugar. Ang sino mang lalabag sa nasabing batas ay maaaring mapatawa ng sanksyon sa election-related laws at environmental laws, kung saan posibleng makulong ng 6 months hanggang 2 years o multang hindi bababa sa ₱500 hanggang ₱5,000. Muli naman nagpaalala sa mga kandidato at kanilang mga taga-suporta si Sampulna na maging responsable sa pagsunod ng batas na ipinatutupad sa gitna ng campaign period. Balita, balita, tulong lahat! Nag-withdraw na ng kanyang kandidatura sa pagkasenador sa May 9 election si House Deputy Speaker Rodante Marcoleta. Nagpa siya si Marcoleta na umatras 12 bago ang nasabing halalan, at kahit napasama na ang kanyang pangalan sa overseas at local absentee voting, ay kinumpirma ni COMELEC Commissioner George Garcia ang naturang impormasyon at ipinaliwanag na ang mga boto para kay Marcoleta sa May 9 ay ituturing na wala. Si Marcoleta ay tumatakbo sa ilalim ng unit team ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Inday Duterte Carpio. Batay sa Pulse Asia Survey noong April 6, nasa 24th hanggang 30th rank ang naturang kongresista sa mga kandidato sa pagka-senador. Samantala, tutugisin ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga sangkot sa pagpapakalat ng malaswang video at litrato ng 2 na babae ni Vice President Lenny Robredo. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, inatasan na niya ang NBI para imbestigahan, arestuhin at sampahan ng mga kaso ang mga responsable sa naturang issue. Sinabi pa ni Guevara na gumagawa na ng paraan ang Cybercrime Division para matukoy ang salarin upang masampahan ang naaangkop na mga kaso, dahil umano sa paglabag sa Section 3 at Section 12 ng Safe Spaces Act o mas kilala na Bawal Bastos Law. COMELEC ng isang residente sa Malabon ang 3 kandidato hinggil sa ilang paglabag para sa lokal na posisyon sa lungsod. Mismo ang complainant na si Emily Sevilla Cano ang nagtungo sa COMELEC Law Department para ipasa ang kanyang sinumpaang salaysay laban kina Jose Lorenzo Oreta, Diosdado Cunanan at Prospero Alfonso Manyalak dahil sa paggamit ng kanilang mga pangalan sa ikinasang aktibidad sa lungsod nitong nakaraang araw. Nabatid na sa ikinasang health caravan ng Malabon Health Department
Department sa Potrero Super Health Center. Nakita nga nangangampanya ang tatlong kandidato kung saan mayroong mga pangalan ng mga nabanggit na kandidato, ang mga eco bag, pamaypay at t-shirt ng mga health worker na umaharap sa publiko, maging ang mga reseta ng mga gamot na ibinibigay sa mga pasyente. Ayon sa nagreklamo, malinaw na lumabag sa Section 261 ng Omnibus Election Code kung saan ipinagbabawal ang pagsali ng mga pampublikong opisyal at mga empleyado sa anumang pangangampanya sa eleksyon at paggamit ng pampublikong pondo, kagamitan at pasilidad na pag-aari at kontrolado ng gobyerno. Umaasa naman ang mga residente ng Malabon na matutugunan ng komisyon ang naturang reklamo, lalo na't sila mismo ang magsasakripisyo kung patuloy ang ganitong uri ng ilegal na gawain. Samantala, binatikos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang labis na physical punishment na umiiral sa mga fraternity. Aniya, ang pagtatatag ng kapatiran ay para sa mga academic endeavors at hindi para magkasakitan. Sinariwa ng Pangulo ang panahong aktibo pa ito sa kanyang fraternity kung saan ay sinulatan niya raw ito para ihinto na ang violenteng hazing. Gitpa ng punong ehekutibo, hindi nakadaragdag ng pagkalalaki ang mapagsasailalim sa sobra-sobrang pagpapahirap para lamang makasali sa isang kapatiran. Inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagkamali siya nang ipinangakong tatapusin ang problema sa ilegal na droga sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan ng kanyang termino. Sa inaugurasyon ng Cebu-Cordova Link Expressway Project sa Cordova, Cebu, inihayag ni Pangulong Duterte na nagpagtanto niya na mahirap sugpuin ang droga simula ng mahalala sa presidente noong 2016. Sinasabi ko, I can clean it in 6 months. And after that, I realized na nagkamali talaga ako. Ayong sobrang, maybe it's hubris, it was campaign time, payabangan naman yung kampanya. Ngayon man, lalo anyang naging mahirap ang gyera kontra droga nang madiskubre niya nga may mga matataas na opisyal ng Philippine National Police na sangkot sa illegal drugs trade. Pagdating ko sa Manila, dala ko yung chief of police ko, yung si Bato. Anak ka na. Pag yung binuksan na yung record, paano ako magkatao? 6 generals of the PNP were playing with drugs. Sabi ko, paano tayo mabubuhay nito? Tinawa ko, drop. Bahagi ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Balita, balita, torong lahat. Balita, balita, torong lahat. Balita sa ibang bansa. Itinigil na ng isang gas industry company sa Russia ang kanilang pagsusupply ng gas sa Poland at Bulgaria. Kasunod ito ng naging pagtanggi ng 2 bansa sa naging kautosan ni Russian President Vladimir Putin sa European countries na magbayad ng rubles para sa pagbili ng gas. Sinabi ng Poland government na plano na nilang ihinto sa katapusan ngayong buwan ang pagsusupply ng langis at hindi na i-extend pa ang gas contract sa energy giant na Gazprom, na isa sa tinuturing na world the biggest natural gas company sa buong bansa. Ayon naman kay Bulgaria Energy Minister Alexander Nikolov, ang pagpapahinto sa supply ng langis ay may tuturing na paglabag sa kasalukuyang kontrata dahil pa nakababayad umano ito para sa Russia na gas deliveries ngayong buwan. Sa ngayon, wala pang ipinaliwanag ang Russia ukol sa naging pahayag ng Bulgaria. Sa sports! Alamin naman natin ang sports news mula kay Allen Ibanez. Allen, good morning! Good morning. Nagwagi sa NBA playoffs ang Dallas Mavericks kontra Utah Jazz sa score na 102-77. Tinambakan ng Dallas ang Jazz sa 1 hanggang 3 quarter dahilan ng kanilang pagkapanalo. Nanguna sa kupunan si Luka Doncic na nakapagtala ng 33 points, 13 rebounds na may 5 assists. At Jalen Brunson naman na nakapagtala naman ng 24 points, 5 rebounds at 4 assists. Abangan naman ang susunod na pagharap ng 2 kupunan sa Game 6 ng NBA Playoffs mamayang alas 10 ng umaga, oras sa Pilipinas. Para sa sports news, ito po si Alin Ibanez. Sa entertainment, a trending news. At ating showbiz partner, ano nga bang latest?
At ito nga partner, aminado ang aktor na si Marco Gumabaw na siya ay nakaramdam ng kaba sa kanyang pag-host sa preliminary competition ng Miss Universe Philippines 2022 na ginanap kagabi sa The Cove ng Okada, Manila sa Parañaque City. Ayon kay Marco, kahit naranasan na niyang mag-host ng local beauty pageants at movie awards night, ay iba ang excitement na kanyang naramdaman nang siya ay sumampa na sa entablado. Sinabi ni Marco na first time niyang mag-host ng isang malaking event kung saan marami ang nanood. Pinasalamatan naman ni Marco ang mga staff at lahat ng bumubuo ng Miss Universe Philippines sa pagkakataon na ibinigay para sa kanya. Balita, balita, toro lahat! Pasalamatan po namin ang mga bumubuo sa aming istasyon sa panguna ng aming boss na si Mr. Edgard A. Cabangon. At syempre partner sa ating tech on duty na si Engineer Daniel Tenco, Engineer Winner Contihino, si Engineer Jeric Barreto at si Engineer Fred Belamala. Sa ating news writers na si Nadruna Sino at Angelica Doctolero. Sa ating social media assistant na si Allen Ibanez. At sa ating communication assistant na si Yasmin Pantalyon. At sumayin niyo ang mas todong lakas na pagbabalita na inyong napakinggan sa buong bansa at sa buong mundo. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman po si Haya Ludivico. Samahan niyo po kami ulit bukas sa Balitang Sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1, abangan ang susunod na programa na Ratsyada sa Umaga kasama si Drew Nasino. Maraming salamat at magandang umaga. Balita, balita, toro lahat.